May nagbigay ng bulaklak, cake at globo sa girlfriend ko. So parang pinapalabas ni Carl na wala akong pambili ng bulaklak. Yes po, good evening po. Ito po ba, dito po ba yung Insta po? Tinapatan ko yung first time na binigay sa'yo na bouquet. Ito, first time din, higanting bouquet. So today is another day, another kalokohan. Anyway, so ayun, share ko lang sa inyo. Nagising ako ngayon dahil today ay mayroong dumating. May tumawag sa akin actually kanina. Tapos sabi niya, meron daw padala ng flower. Flower delivery. So syempre ako nagtaka ako dahil naman ako order ng flower at never naman ako nabigyan ng flower. At ay napapakita ko sa inyo. May nagpadala sa akin ng flower. Ayan, at meron pang happy birthday balloon. Nag-iisang happy birthday na balloon. And meron ding cake, red ribbon. So ang gagawin natin ngayon, ipaprank natin siya. Oh no! Kunwari, meron nagpadala sa akin na lalaki ng flower, ng bouquet, tapos ng balloon, ng cake. Ayan, advance happy birthday greeting. So ipaprank natin siya. Ngayon, ang gagawin ko, magpo-post ako sa page ko para magulat siya. Tapos pipilitin niya ako kung sino yung nagpadala sa akin. Oh no! Sabihin lang natin, hindi ko maalam. Okay. Alright, so oplan, pagsilosin si Rick. What? Okay, so, si-share ko lang sa inyo na first time ko pong makatanggap ng bouquet of flowers. At ang ganda pa ng flower. Ayan, may rose, may gumamela. Char, hindi gumamela, yan ang hulala ko. Hindi ko alam kung ano sa'yo. Pero thank you sa nagpadala nito. Ayan, maraming salamat sa'yo. Makakontent ko na si Reke ulit. Pero ang totoo, malalaman natin kung sino ang nagbigay. Hindi ko na magagawa sa boyfriend ko yan. Siyempre, mahal na mahal ko yun. Ayoko nagsiselos yun. What is that? This time. Tapos natin naman siya. Alright, ang totoong nagbigay ng flowers ay hindi po lalaki ang nagbigay ng flowers. Ayan, si Kisay. Si Kisay Ramos, siya yung friend namin ni Recker at one of the first moderators namin ni Recker. So, ayan. Ang sweet! Advance happy birthday! Thank you, Kisay. And salamat sa pabukay mo. Makocontent ka naman si Recker. And ang tawag dito, nakareceive naman ako dati ng balloon. Kahit pa paano, yung balloon naman nakareceive ako. Si Riker kasi, never pa niya ako nabigyan ng flower. Never pa. Actually, binigyan niya ako isang rose. Isang pangkay ng rose na bigyan niya ako before. Pero dahil lang inaawa siya dun sa batang nagtitinda. So, hindi pa din para sa akin. Anyway, ayun. Let's see kung anong gagawin ni Riker. Pag nakita niya, pupost natin. Ayan, so ipopost na natin siya sa Facebook. Ano bang pwedeng i-caption? OMG, may nagbigay ng flower. I'm so overwhelmed, Char. OMG! As in, OMG! Oh no! Nagdi sa dulo. Fuck. Okay guys, ayan, posted na. So, antayin na lang natin na mag-comment si Riker. Oh no! Okay guys, so nag-comment na si Riker. Hanapin natin. Sino yung comment niya? Ayun na. Ay, wow. Pagka ganyan, galit yan. Pagka ganyan, nagsiselos na yan. Tsaka kilala ko yan si Riker. Lalo kapag alam niya na never pa niyang nabigay yun sa tao. Tapos sobrang importante ng tao sa kanya. At merong ibang nagbigay ng, alam mo yun? Ayan yan, flowers. Never pa kasi niya ako nabigyan ng ganyan eh, ng flowers. Parang first time na nabigay niya sa akin yan is isang tangkay ng rose. Tapos binili lang na yun dun sa bata. Kasi pinapaubos ng bata. So binigay niya sa akin. No choice din siya. Parang napilitan lang. Wala naman siyang ibang pagbibigyan eh. So, nag-comment na ako dun sa ay wow ni Riker. Sabi ko, huwag kang magselos, mabait lang sa akin to. Oh no! I'm so sorry, baby. Kung seselosin na wala kita ngayon. Oh no! Yan ang nga ba sinasabi ko? Shinare na niya. Oh no! Galit yan. Galit na siya. Hindi niya
ako kakausapin. Hindi ako kakausapin yan. Hanggang ganyan lang yan, share-share. Tapos hindi ako kakausapin yan. Meanwhile. Ayun na, nag-chat na siya. At nireplyan ko na din. Sabi niya sa akin, sino nag-send nun? Ano na pa nag-test mo? Binigay mo? Kakasa? Sino yan? Viewer? O kakilala mo? O kakilala ko? Ganyan yun, pag nagagalit si Riker at nagsiselos, ganyan yun, daming tanong. Sabi ko na lang, hindi sinabi nung nag-deliver eh. Basta pinadala lang. Basta yun lang ang isang sagot natin. Hindi sinabi nung nag-deliver, pinadala lang. At hindi natin alam kung sino. Basta kaya ito. Ang dami na ng chat niya. Tinatanong niya talaga kung sino. Sabi ko nga, eh baka bumili niyang kay Jellicent dati. Tapos, nalaman yung address. Siyempre, bago naman sila bumili, tatanungin muna nila kung ano yung pick-up lock. At baka malayo, mapamahal sila, di ba? So, tatanong nila yung exact pick-up address. O baka doon nalaman. Pero, ayun na nga, sabi ni Wrecker, bibilan kita ng formal guard. Ang isa inyo, pag nagsiselos talaga to, kinihigitan niya lagi. So, baka bukas guys, meron na akong farm. Oh my God. Alam mo, babe, pag napanood mo tong vlog ko, at pag nalaman mo na pinaprank lang kita, lagi mong tatandaan na mahal kita at hindi ko kayang gawin sa'yo. Talaga naawa lang ako kay kuya kanina nagdi-deliver. Ah, syempre, nung nakita ko naman na hindi galing sa lalaki, tinanggap ko na kasi friend of mine naman namin eh. Pero kung galing sa lalaki yun, itatabi ko siya. Ayokong magkaroon ng feeling of insecurity si Wrecker dahil gusto ko na confident siya, nasa isip niya na talagang, alam mo yun, confident kami sa isa. At ayokong maramdaman niya kahit once lang in his life na magkasama kami, na magselos. Ayokong ma-feel niya yun dahil sino ba naman ang gustong magselos, diba? Okay guys, so basa-basa ako ng comment sa post ko, sa post ni Wrecker. At meron ako nabasa dito. Sabi niya, sa online games ka lang mahusay, maging sweet ka din, di lang practical. What? Women is always women. A woman is always a woman. Pwede ding women are always women. Oh no! Ito din na lang. Nagmamagaling lang ako. Mas kinikilig sila sa flowers and chocolates. Well, for me, hindi ako masyadong ano sa chocolates and flowers. Hindi ako ganun ka. Kakinikilig. Mas practical ako. Mas gusto kong binibigyan ako ng isang sakong bigas. Ayan yung pinaplano namin na bahay ni Wrecker. Gusto ko lang linawin. Prank lang po ito. Huwag kayong magalit kay Wrecker. Huwag kayong magalit sa akin. Oh no! At wala po akong intention na saktan siya. I-prank rin. At may nag-comment dito, wala ka pala Wrecker, great but bulaklak lang hindi mo kayo ibigay. Oh no! Wrecker has given me more than the worth of a bouquet of flower. Ang dami na nang naibigay sa akin and I'm so thankful for that. At ulitin ko lang po, prank lang ito guys. Prank lang ito, huwag kayo magalit. Pero ayun nga, gusto ko lang din i-share sa inyo na ang dami nang naibigay ni Wrecker na mas higit pa sa mga material na bagay. Alam mo yan, time, attention, loyalty, pagiging faithful, yun ang importanteng bagay na dapat meron sa relationship, hindi lang yung mga material na bagay. At gusto ko lang din i-share sa inyo na hindi ako makakatapos ng pag-aaral kung hindi din dahil sa tinulungan ako ni Wrecker. Yung time na nagbabayad pa ako ng tuition, kahit PUP lang yun, 2K per semester, medyo nahihirapan pa ako since, ayun nga, breadwinner ako ng family, ang dami kong ano, wala naman akong ibang, wala pa akong work, wala pa akong ibang source of income. So, si Wrecker, dahil pareho kami ng theater actors, minsan, pinapahiram niya sa akin yung TF niya para makabayad ng tuition. So, ganun kami magbigayan sa relationship. Nag-comment din si Wrecker, sabi niya, wala eh, di ko siya nabibigyan ng bulaklak. More on gadgets, kwintas, sapatos, cellphone, pampabeauty niya. Mura ng bulaklak bahay binigay ko. Oh no! Well, sabi nga nila, a happy wife is a happy life. So, yun na yun, hindi na kailangan ng explanation. Basta ako masaya ako kay Wrecker. And masaya ako na napaprank ko siya ngayon. Sabi dito, nakakahiya ka Wrecker, tagal yun na first time lang nakatanggap. Ibig sabihin nun, di mahalaga sa'yo ang girlfriend mo. What? Ibig sabihin, kuripot ka na ako, trusto kin. Oh, no. Actually, si Wrecker ang kuripot sa sarili niya. Never siyang nagdamot sa mga tao sa paligid niya. Never siya naging madamot sa akin, sa family niya, and sa mga kaibigang malalapit sa amin. Never, as in, kuripot siya sa sarili niya. Bumibili ng sapatos yan. Every year lang ata. What? Kaya, ikaklaro ko lang yun, never naging kuripot yan si Wrecker. Kuripot siya sa sarili niya. Kasi mas gusto niyang mag-invest sa mga future na kailangan, like yung, ayan, yung mga plan, life plan, and everything na makakatulong sa future, lalo sa pag-build ng family in the future. Ayun yung mga pinagtutuunan namin ng pansin ngayon, lalo si Wrecker. The next day. Hello, good morning!
So today ay day 2 ng ating prank, guys. Hanggang ngayon di pa rin alam ni Riker na ang lahat ng ito ay prank lang. Oh no. Ayun na nga, nag-status siya. Kita ko sa page niya. Magkano daw ang damo? Bibili na daw niya yung damo. Sabi ko sa inyo eh, pagka yan si Riker nagsiselos, di gagawin niya ang lahat. Masunod ka lang. Anyway, ayun, naligo na ako, nag-ayos na ako. Dahil nag-chat si Riker, sabi niya, susunduin niya daw. Feeling ko ngayon niya na ibibigay yung garden. So, ayun, update na lang ulit. Later, pag nandito na siya, kung saan kami pupunta, hindi ko alam kung saan, masabi niya lang ay basta. Susunduin niya daw ako. Okay, so update dahil it's day 2, day 5. 5. Actually, it's day 2 of our prank at hindi pa din nga alam ni Riker na prank lang ito. Wala siyang kaalam-alam. So, ayun, nag-judge siya sa akin. Sabi niya, papunta na daw siya. Oh no! Kung ang ibibigay na sa akin yung garden. Pagdating niya dito, dala niya na yung buong dangwa. What? Anyway, ayun, update lang na hindi ko din alam kung paano ko sasabihin kay Riker na it's a prank! It's a prank! Pero dala-dala ko yung letter, so ayun. Hindi ko alam, bahala na kung paano natin masasabi na it's a prank! Dapat Sunday pa kami magkikita ni Riker, pero napaaga ngayon, Friday pa lang. Baka siguro kasi may gusto siyang patunayan. What? Nararamdaman ko na eh, baka mamaya ito na yung pagbabalik ng mga prank na ginagawa ko sa kanya eh. Oh, mamaya no. Ma-prank din ako, no? Nakakatakot, baka mamaya kasi wala na akong jowa. Okay, tumawag na si Riker. Papunta na daw siya. So bahala na kung paano natin i-reveal na it's a prank! It's a prank! Oh no! It's a prank! Prank, baby. This is from Casey. Hindi galing sa lalaki. At don't worry, dahil never ako natanggap ng flower. Nagaling sa lalaki. Antayin na natin si Riker. Many unbearable hours later. Guys, so nasundo na ako ni Riker. Oh no! Napaaga, bae, ah? Bae, napaaga. Di ba sabi mo Sunday? Saturday. Friday ngayon! Napaaga! Napaaga ang sundo. Mga na eh, may pupuntahan daw kami. Back to my baby's home. Bae, ano masasabi mo? Ba't ang tahimik mo naman? Oh no! Bakit ang tahimik mo ngayon, Billy? Na-drive ako, syempre. Ano masasabi mo? Nasinundo mo ako na maaga. Maaga niya ako sinundo, guys. Dapat Sunday pa kami magkikita. Pero, naging Friday. Baka pupunta kami ng farm. Napakita. Oh no! Kahit ako magdagay ng bulaklak. Mahal naman kita, alam mo yan. Wow! Bulaklak lang. Oo nga, bulaklak lang yan. Ba't tumatanggap ka ng bulaklak na? Hindi nga, di ba nga sabi ko sa'yo, naawa kasi ako dun sa rider. Siyempre, tagal nang naghintay. Hindi mo naman alam kung sino, tinatanong ko ito. Sino? Oh no! Nga. Dapat di ka tatanggap basta-basta. Eh, paano kung may lasag yun, may bomba? Eh, di ba nga, hindi ko man dapat tatanggapin. Ano kung yung cake may lasag? Paano ka na? Eh, ribbon naman yun eh. Oo, paano yung halagyan ng lasag? Hindi naman nakabukas yung cake. Oh no! Ay, gutom. Pagpatay gutom ka talaga, wala kang pakilip. Hindi, kasi nga, sabi ko naman sa'yo. Hindi, pero naawa din kasi ako dun sa rider. Kasi nga, ang tagal niyang naghintay. Pinaghintay ko pa kaya siya. Oh no! Okay! Sabi ko nga kay Kenneth, siya na lang mag-receive. Eh, sabi ng rider, kung pwede, ako na lang daw mismo. Okay! Kasi, oh no! Oh no! Ay, ano ba ito ng ina? 82 kilometers later. Hey guys, nandito na ako kila Riker. So, wow! May surprise! Ang laki ng flower! Para sa'yo talaga. Oh my God! Teka lang, bababa. Sabi ko naman sa'yo eh. Hindi nga kita binibilang ng bulaklak, pero pag binilang kita. Panghabang, pang 8 years na yan. Tinanggal mo yan, isa-isa. Ang laki niya! Pag iniwalay-walay mo yan, ilang bukay magagawa mo dyan. O, kada isang taon, may bukay ka. O, pag iniwalay-walay mo yan, meron ka pang tigo 1,000 pesos. O, bilangin mo. Pagbaba yan, o. Oo, ang laki nga. O. Ang laki. Puro pera pa yan. Namumunga ng pera yung binili ko sa Insta. Magkano yung pera? Akin yan? 100,000. O eh? What? O nga. Pero, pambayad natin ang kuryente yan. Kukunin ko rin. Talagyan bang wala. Oh no! What? Oh! Thanks, baby. You're welcome. Love you. Love you more. May sasabihin ako. Ano? I love you. Love you more. Surprise! Surprise. Si Casey nagbigay nung eh. Hindi lalaki. What? Yung bulaklak? Oh no!
Moderator na rin? Oo, oh, dati. Oh no! What? Ang lakas ng bulak! Gusto mo ng ano, ng proof? Makan mo. Okay. Ito. Ala, saan yun? Oh no! Ah, lalaki talaga ng pigil. Hindi! Hindi lalaki! Ala! Huli! Oh, ito, ang proof na sa prank. Advance, happy birthday, Carling and Elise. God bless you. Omae wa mou shindeiru. Nani? See you soon! Uy, akin yan! Sabi mo, akin! Akin yan! Akin to! Oh no! Uy, uy, uy! Madamihan ako! Oh no! Ganito ako, guys. Ganito ako kamahal ni Wrecker. Papaulan ng pera. Huwag mong bato yung pera. Oh no! Buti mo yan? What? Pag nadampot ko, akin na. Hindi, okay lang. Kahit lang ako, parang sa'yo pa rin yan. Kaya kahit pa paano, maranasan mo magkaranan. Minahin mo lang. Shit, di ko inaasahan to. May malaking kapalit. May malaking bulaklak. So, ayan guys. Nakita nyo naman na ang laki ng bulaklak. Oh my God. Anong gagawin ko dito? Bae, pwede na ako magtanim. Okay, ayun na nga. Naisahan na naman natin si Riker. Pero this time, ang laki naman ng kapalit. Oh no! Sobrang tangkad ng bouquet ng flowers. Anyway, ayun. Thanks, baby! I love you! I love you, baby. And gusto ko din palang mag-thank you sa Instaflora. Hello! Thank you po sa inyo dahil, ayan, nandyan kayo agad para rumisponde sa gustuhan ni Riker na magbigay ng giant. Giant? Napaka-giant. Grabe naman, ilang oras lang ay nakagawa kayo ng ganito. To the rescue sa kagustuhan. Ayan, maraming salamat po sa Instaflora for the giant, very, 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 very giant bouquet. Thanks! At ngayon ko lang nabasa, meron palang message. Thank you for loving me. At sa nagbigay ng bouquet sa'yo, tapatan mo to. Subukan mo pang magbigay kung lalaki ka man, bibili ako ng garland. Kaso hindi lalaki pinagbigay. Bay! 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 Oh! Oh no! Prank ka na naman, ano masasabi mo? Ito yung prank na napagastos ka po. May balik yung prank natin, guys. Thanks, baby. Love you. Oh, no! Ay, hindi ako magdagay ng bulaklak. Mahal naman kita, alam mo yan. Bulaklak lang. Oo nga, bulaklak lang yan.